A very blessed afternoon to each and every one of us. So, right now we'd like to share something about the finished work of Jesus. Kung napansin niyo po, ilang araw ko pong binibigyang diin, finish na, tapos na. So, tama na. Amen? So, tama na na itry mong maging mabuti. Tama na na gawin mo ang bagay na yan. Tama na na mag-strive ka. Tama na. Amen. Sapagkat ang righteousness mo ay si Jesus. Ibig sabihin, pati pagpapakabuti, titigilan mo. Ibig sabihin, hindi ka magpapakabuti. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Alam po ninyo ang ibig kong sabihin. May mga taong pinipilit magpakabuti. Pinipilit gawin ang mga bagay niyon para malugod daw ang Diyos sa kanila. You know what? If you are a true believer of the Lord Jesus Christ, you really don't have to do such things. If you are a true believer of the Lord Jesus, all you have to do is to be conscious that you are already righteous in His sight. Why? Because yung righteousness na meron ka ay imputed. Ibig sabihin, inilagay, ibinihis. Ilang beses ko po bang sasabihin na hindi yun dahil ginawa mo, kaya ka naging righteous. Amen? Imputed means inilagay or ibinihis. So kasi dito po papasok ngayon yung self o yung sarili. E di ibig sabihin yan, kung nagkamali ka dahil nasa isip mo, pwede ka palang i-bless ng Panginoon kung gagawa ka. Ngayon pa nagkamali ka, nasa isip mo rin, i-withdraw ng Panginoon ang blessing sa'yo kasi nagkamali ka. Foolishness. Patawarin mo ako sa term. Pero, you know what? Sa Panginoong Jesus, settled na po lahat. The matter was actually settled there at the cross 2,000 years ago. It only depends kung paniniwalaan mo or hindi. Alam po ba ninyo, believing, makinig po mabuti, very important. From Genesis to Revelation, believing lang yan eh. Bakit pumasok ang Ten Commandments? Napansin niyo? Kung believing yan, Genesis pa lang pala believing yan. Eh bakit nakalusot ang Ten Commandments? Ops, ops, ops. Baka nakakalimutan ninyo kung gaano kataas ang pride ng tao. Amen? Baka nakakalimutan ninyo kung gaano kamakasalanan ng tao. Amen? Kaya pumasok ang Ten Commandments dahil hiniling nila sa Diyos. Ang mga tao rin ang humiling sa Diyos. Bigyan mo kami ng mga batas na aming susundin and then, pick-pack, boom, tsaraan, ayan na. First Commandment, huwag gagawa ng anumang inanyuan. Oh, so, nilabag agad nila yon, di ba? Nung sila ay nandun sa ilang dahil naiinip sila si Moses, hindi pa bumababa. Binigay ng Panginoong Jesus kay Moses yung tawag dito, yung Ten Commandments doon sa bundok, na naiinip sila, gumawa sila ng guyang ginto at yun ang sinamba nila. First Commandment, huwag gagawa ng anuman Diyos-Diyosan. Nalabag agad. Ibig sabihin, pinapakita pa lang, unang command, makinig mabuti, kayong magustong gawin sa sarili nyo, unang commandment, nalabag agad eh. Di ba? Ibig sabihin, hindi kaya ng taong iligtas ang kanyang sarili. Amen? Kaya, simula umpisa, hanggang Revelation, grace ang kaligtasan. Paano ngayon yon? Meron pa pong isa, natatandaan po ninyo yung paborito kong illustration yung sabi niya. Magpupunta ka sa pari nung unang panahon, nung mga kapanahonan pa ng mga kopong-kopong, no? Nung panahon pa ng mga Old Testament times, pupunta ka doon, magdadala ka ng offering mo. Hindi ka pupunta roon to present yourself. Pupunta ka roon to present an offering, then the offering itself will be examined by the priest, the high priest. Ngayon, pag nakita niyang palpak yung offering mo, anong gagawin? Tatawagin ka, ulitin mo. Tapos nagdala ka uli, palpak na naman, ulitin mo. Hanggang makapagdala ka ng perfect, ito na, katanggap-tanggap na. Pero kapag pinatawad ka, 1 year lang po ang expiration nun. So, the next year, same time as this time, you will have to come back here and offer another one again. Para maging malinis ka uli sa mata ng Panginoon.
Ang hirap mabuhay sa Old Testament. And ito pa po ang good news, hindi po tayo Hudyo. Tayo po ay mga Gentiles na naligtas dahil sa biyaya. Masarap maging Gentile kung titignan niyong mabuti. Ang sarap maging Gentiles. Amen? Kung tutuusin ang New Testament, parang kalahati ng libro niyan, mga Gentiles ang bida. Amen? Kung titignan niyong mabuti. Tingnan niyo lang po, silipin niyong mabuti. Yung puso ni Jesus, yung pagmamahal ni Jesus, nasa mga Gentiles eh. Tingnan niyong mabuti. Okay, para patunayan ko po sa inyo. Merong isang babae na may karamdaman yata yung kanyang anak. Then, she was asking something from the Lord. And the Lord pretended. Nag-pretend si Lord na hindi niya pinapansin. Tapos na ganyan, kinukulit siya ng babae. Amen? Tapos, nung nakukulitan ng Panginoon, sabi niya, hindi karapat-dapat na ang pagkain na para sa mga anak ay ibigay, sabi niya ganyan, sa mga aso. Sumagot yung babae, Gentile ito ha. Alam mo sabi ng babae? Opo, Panginoon. Pero, maging ang mga aso man ay may karapatang maghintay ng mga malalaglag mula sa mesa. Amen? Natuwa ang Panginoong Jesus at pinuri niya yung babae. Ano mo sabi niya? Wala akong nakitang ganitong pananampalataya sa Israel. So, pinupuri ni Jesus ang mga Gentil. Mahal ni Jesus ang mga Gentiles. Amen? So, yun. So, paano na ngayon nakapasok ang mga Gentiles sa salvation? Through grace. Through Jesus Christ. That's why sabi ko po sa inyo, I think the other night or kagabi, si Apostol Pablo, si Paul, yan ang apostle natin. Apostle to the Gentiles. So, napakasarap po, no? So, patutunayan ko rin po sa inyo, Old Testament pa lang po talaga, grace na ang kaligtasan. Paano? Sinabi ko na po, yung offering ang chinecheck, hindi yung mismong offeror. So, kung alam po ninyo yung mga katotohanan yan, we are saved by grace, because of the love of Jesus na ipinakit niya sa akin, He presented it perfectly 2,000 years ago when He demonstrated His great love to the whole world. When He breathed His last, you know what? Sabi niya, it is finished. Nabuksan ang kortina, nahapak mula itaas hanggang ibaba. Hindi po ito nahapak from the bottom. No. Nahapak ito from the top to bottom. So, ang gumawa nun ay ang Diyos. Amen? Para ipakita na, hey, anyone, Jews or Gentiles, anyone is welcome to receive my Son, Jesus Christ. Kaya Diyos ako nagpipilit na, teka, kailangan gawin ito, kailangan gawin yan. Ito pa masaklap. Jesus plus ganito, plus ganon, plus ganon. No, Jesus equals everything para sa totoong believer. Si Jesus lang po ang kailangan natin in case nakalimutan po natin. Masarap maging Kristiyano. Masarap kung alam mo talaga yung totoong pagiging Kristiyano. Eh, ano po ba yung totoong pagiging Kristiyano? Simple lang. Jesus lives in you. Period. Kailan siya pumasok sa buhay ko? Nung tanggapin mo siya as your very own personal Lord and Savior. Okay? Kaya kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating napaka-blessed na channel, blessed na blessed po tayong nakakarinig ng mga grace messages, mag-subscribe ka na. Click mo ang notification bell. Huwag mo kalilimutang mag-comment, please. At i-share mo ang video nito at ng maraming makinabang. And again, start to finish, grace. Umpisa pa lang, grace. Kalagitnaan, grace. Hanggang matapos at magpasawalang hanggan, grace. Sapagkat ang pag-ibig ni Jesus ay napakalawak. Alam niyo kung bakit? Because Jesus Christ Himself is the person of grace. And again, as always, Jesus truly loves us all.